There's no doubt in my Muling hinarap ni Secretary Polino Bialang ilang tumututol sa kanyang pagkakatalaga sa Department of Health sa pagpapatuloy ng confirmation hearing sa Commission on Appointments. Una narito si Kabayan Party List Representative Harry Roque na nagpaparatang sa kanya ng korupsyon at pagiging incompetent. Ayon pa kay Roque, walang matibay na posisyon ng kalihim pagdating sa implementasyon ng anti-dengue vaccine. Isa rin sa puna ni Roque ay ang maling pananaw ng kalihim tungkol sa Zika virus na binigyan linaw naman ng kalihim sa pagdinig. The bottom line with the Zika virus is that there was no outbreak. We were able to contain it. Hamon naman ni Sekretaryo Dial kay Roque, magsampa na lamang ng reklamo sa Ombudsman o sa Office of the President kung mayroong matibay na ebidensya laban sa kanya. Tinanong naman ni Senate Majority Leader Vicente Soto III ang kalihim tungkol sa implementasyon ng pamamahagi ng condoms sa mga high school student. Umaabot umano sa 159 million pesos ang budget nito ngayon 2017. Ngunit paglilinaw ni Ubial, nasa 10 million pesos lamang ang pondo nito at wala na silang planong ituloy ang controversial na programa. If you're referring to condom distribution in schools, yes, Your Honor, condom distribution in schools. We will not implement. You will abandon that completely. Inusisa rin ni Senator Soto ang umano'y magarbong biyahe sa ibang bansa ni Secretary Ubial na umabot na sa 6 sa loob lamang ng 2 at kalahating buwan. Depensa naman ni Ubial, ilan sa mga ito ay mismong utos ni Pangulong Duterte. Kalahati din lamang 6 dito ay gastos mula sa pamahalaan dahil lang iba ay sinagot na umano ng international agencies. Ngunit may pangamba ang senador sa posibleng interes ng mga nagpopondong non-government organizations sa biyahe ng DOH chief. Dapat rin anyang idetalye at maglabas ng mga dokumento si Ubial na magpapakita na opisyal na lakad ng mga pinupuntahan niya sa ibang bansa. Sabi ko nga, baka may mga interests at may mga advocacy sa atin yan. Aminado naman ang kalihim na nakakasama niya sa ilang biyahe ang kanyang 22-year-old na anak na kinuha niya bilang consultant ng DOH, ngunit siya mismo ang gumagastos nito. So he signed the contract, 1 peso consultant. He is without pay. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa appointment ni Ubial sa susunod na linggo. Ayon kay Senator Soto, kung hindi madidesisyonan ng CA ang appointment ni Ubial bago ang session break sa susunod na linggo, ay ito na ang 3 beses na nabypass ang kalihim at posibleng pagbotohan agad nila ang magiging kapalaran ng appointment ni Ubial sa pagbabalik session sa Nobyembre. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.